Bali, pinupupurihin ko po talaga ang Panginoon at papasalamatan dahil napakabuti niya. Dahil kung hindi pa siya mabuti, siguro hindi na ako makatayo sa harapan. Mabuti po talaga ang Panginoon kahit sa maraming problema. Walang problema pala. Ayoko na maraming problema. Walang sa ano, kabila na maraming mga laban sa buhay. Dahil yung mga nakaraan po na linggo, ano, bali, yung nakaraan lang na buwan yung, ano, mga 16 po ata yun, yung asawa ko umuwi sa bahay. Tapos, ano po, yung sobrang daw sakit yung tiyan niya. Akala ko panuhot lang, pinainom, ginamot ko siya, pinainom ko ng gamot, pinainom ko ng tubig. Tapos wala naman ako magawa, pinag-pray ko. Wala pa rin daw, masakit talaga. Tapos pagdating ng hating gabi, sabi niya, dahil mo na ako sa ospital. Kasi, di, sabi ko, bakit magpadala sa ospital? Hindi siguro niya kaya. Di, tingin ko, yung pera ko, 1,000 lang po talaga. Sabi ko, pupunta kami ng ospital, yung pera ko, 1,000 lang. Pero, natuto na rin ako sa sarili ko na pag ganun, pag dumating yung laban ng buhay, maraming problema, ano, parang ini-ignore ko lang na hindi masyadong mag-alala dahil yung problema, alam naman natin yan, napakaliit ang problema. Malaki ang ating Panginoon, di ba, mga kapatid? Talagang buhay ang ating Panginoon, malaki siya. Siya ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, siya lumikha ng langit at lupa. So, iisipin natin, wala talaga tayong dapat ipag-alala dahil nandyan ang Diyos. So, lahat ng pamaagi, ang Diyos ay mabuti lahat ng pamaraan. Ito man ang disiplina, kasi talagang dinidisiplina tayo ng Panginoon habang hindi pa siya bumalik. De, habang papunta kami ng ospital, pinagkatiwala ko lang talaga siya sa Panginoon. Kung bahala ka ng Lord sa buhay niya at sa buhay ko. De, alam ko naman, yung buhay ko at ang buhay niya ay sa'yo. Ikaw ang hahawak nito. Kung bahala ka na. Pagdating namin sa ospital, ano ng doktor, appendicitis daw. Tapos, di, marami ng mga resita, marami ng ano. Tapos, pasalamat din ako sa Panginoon dahil ang lahat pa ng pangailangan natutugunan. Tapos, may x-ray na, tapos may ultrasound, may ano yung CT scan. Yung CT scan, appendicitis. Yung x-ray, ano, yung may nakabalagbag lang sa bituka, kaya masakit, hindi sa makatae. Tapos pagdating sa ano sa ultrasound, appendicitis pa rin. Pero yung doktor, parang hindi ko alam, parang nagdadalawang isip sila. Tapos sabi ng doktor, operahan natin yan, misis, kailangan ng opera ng asawa mo. Tapos wala naman akong magawa, kundi sumunod lang kasi yun ang gusto ng doktor. Pinabili ako ng mga gamit para sa pang-opera. Bumili rin ako ng gamit dahil ano naman, ang Panginoon, mabuti talaga siya. Kahit 1,000 yung pera ko, hindi naman kami pinapabayaan. Dumating naman yung mga pangilangan namin, may hinihipo ng Panginoon, yung hipag ko. Hindi naman kaya lang hipag ko na mamatay yung kapatid niya. Talagang nandoon siya lagi. Lagi niya akong papagalitan kung kunti lang na pagkakamali ko na hindi ko alagaan yung kapatid niya. Lago talaga ako. Talagang papagalitan ako ng hipag ko. So, ang hirap, sabi ko, ano ba naman to? Pero pasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil ang lahat naman yan, tinitraining lang tayo sa Panginoon dahil para marami tayong matutunan sa mga bagay na nangyayari. Tapos, yung sabi ng doktor, misis, i-operahan na talaga yung misis, ang Mr. Morel, ganon. Di inaantay ko lang. Pero ano, bago yun na dinideklara ng doktor na operahan, nag-pray na kami. Nag-pray ako na hindi siya operahan dahil kung operahan siya, walang maghanap buhay. Yung mga anak kong 5 nag-aaral pa, apektado. Dahil mahirap na ako operahan. Sabi ko, Lord, ikaw nang gumawa ng himala na hindi siya maopirahan. Tapos, ang lingkod ng Diyos, sumawag din, pinag-pray siya. Naniwala po ako ng prayer sa lingkod ng Diyos talagang, sa ang totoong lingkod ng Diyos, ang prayer talaga, ano yung, ano ba yung, malaki talaga yung nagagawa, yung, ano ba yung sabi na, ano yung, talagang, totoo, talagang, ano talaga yung hihingin niya, talagang ibibigay ng Panginoon sa totoong lingkod ng Diyos. Kasi, yung lingkod ng Diyos, dati rin nag-backslide ako, umalis ako, nagkasakit ako, pinag-pray niya ako, talagang gumaling ako. Kaya sabi ko, Lord, salamat po, kaya pinag-pray siya ng lingkod mo, alam ko, gagaling talaga siya. Tapos, bali,
Naniwala lang ako sa Panginoon, pati sa Ate Evelyn, pinagpe-pray din niya. Nag-antay ko mula madaling araw hanggang gabi, wala pang kumuha na para operahan siya. Sabi ko, bakit? Ang taga naman di kinuha. Tapos sabi naman, hindi na naman daw operahan. Di ko, ang Lord ang gumawa. Ulit na naman, pinabili na naman ako ng mga gamit ulit. Kasi ano, kayo operahan na naman daw. Dalawang bisis sila, inanong na-operahan, hindi na-operahan. Dahil nakita nila na talagang kakaiba na siya, gumaling na siya. Kaya, ayun, pinauwi na kami, tapos pinapabalik. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil okay na po siya. Ang Panginoon po talaga ay mabuti. Hindi po talaga siya nagbibiro, talagang mabuti siya. Amen.